mga kakusina! So, para sa ating recipe for today, another easy dessert na naman to na pwede mong gawin sa iyong kusina, lalo na kung gusto mo talaga ng more chocolatey na recipe. So, sa isang kasirola, maglalagay lang tayo dito ng 3 cups of water. And take note na hindi pa nakabukas yung apoy sa ating kalan. After adding ng ating water, maglalagay lang ako dito ng 3 tablespoons of white sugar. So, ilalagay lang natin yan dito sa ating kaserola. Tapos, kapag nailagay na natin yan, maglalagay lang din ako dito ng 1/2 tablespoon of vanilla essence or vanilla extract. Kapag nailagay na natin yung ating vanilla essence, maglalagay lang din ako dito ng 24 grams ng jelly mix or gulaman powder na color black. Unflavored po ito. So, kung wala kang makitang black, pwede ka namang gumamit ng unflavored gulaman na color white. Kapag nailagay na natin yung ating jelly powder, maglalagay lang din ako dito ng cocoa powder na ito po yung kanyang brand, yung Dutch chocolate na cacao powder. Mga kakusina, maraming nagtatanong sa akin na kung ano ba yung brand na ginamit ko doon sa ginawa kong recipe na Black Sambo. So, ito po yung cacao powder na ginamit ko doon. So, kukuha lang ako dito ng 1/4 cup and then ilalagay rin natin siya dito sa ating mixture. Kapag nailagay na natin yung ating cacao powder dito sa ating liquid mixture at na-dissolve na natin to ng maigi, pwede na nating buksan yung ating apoy sa ating kalan in low-medium heat and then lulutuin lang natin to continuously stirring hanggang sa makita natin na kumukulo na yung ating chocolate jelly mixture. So habang niluluto ko to mga kakusina at hinihintay natin siyang kumulo, please don't forget to like and follow yung ating Facebook page, Kusina ni Angel, and kung meron ka ring Instagram, i-follow mo na rin ako doon, Kusina ni Angel. At kung gusto mong mag-share ng mga niluluto mo everyday o kaya naman, gusto mo pang matuto pa ng iba pang mga recipe, pwedeng-pwede kang sumali sa ating Facebook group. Andyan lang yan sa ating Facebook page. At ito na nga mga kakusina, kapag kumukulo na yung ating jelly gulaman mixture, pwede na natin tong isalin sa ating mga molders. Tapos kapag naisalin na natin to, isiset aside lang muna natin siya hanggang sa makita natin na mag-firm or maging tumigas na yung ating jelly. And then after nun, ipapakita ko na sa inyo kung ano pa yung iba pa nating mga procedure. Ayan na mga kakusina! So, nag-set na or nag-firm na itong ating jelly mixture. Ika-cut ko lang siya into cubes. Tapos, after natin itong makat, ayan na, makikita ninyo na maganda yung kilalabasan ng ating jelly. Kasi konti lang yung liquid na inilagay natin. So, ang kalalabasan ng ating jelly ay sobrang firm or makunat-kunat yung kanyang consistency. So, ilalagay ko lang ito na separate na lagayan and then gawin na natin yung ating mixture. So, sa isang malaking mixing bowl, maglalagay lang muna tayo dito ng isang lata or 390 grams of condensed milk. After adding ng ating condensed milk, maglalagay lang din ako dito ng 1 can or 370 ml of evaporated milk. Kapag nailagay na natin yung ating evaporated milk dito sa ating mixing bowl, imimix lang muna natin to ng maigi hanggang sa madissolve na rin yung condensed milk na inilagay natin. So, dapat mag-incorporate lang yung ating evap pati yung ating condensed milk. After natin ma-mix yung ating condensed milk pati evaporated milk, maglalagay lang ako dito ng 2 cups na lutong sago or cooked sago. Ayan, so 2 cups lang yan mga kakusina. Pwede nyo siyang bawasan, pwede nyo rin naman siyang dagdagan. After natin mailagay yung ating sago, maglalagay lang din tayo dito nung naluto natin kanina na chocolate jelly. Ayan, so ilalagay ko lang to dito lahat mga kakusina. At dahil chocolatey jelly salad nga yung ating ginagawa, maglalagay lang din ako dito ng 1 cup nitong Dutch na chocolate chips. And after natin mailagay yung ating chocolate chips, maglalagay na ako dito ng 1 can or 370 ml of all-purpose cream. Ayan mga kakusina, kapag nailagay na natin to dito lahat, imimix lang natin to ng maigi hanggang sa maging well-blended na lahat ng ingredients na inilagay natin dito sa ating mixing bowl. And then after nun, lalagyan ko lang to ng cling wrap at ilalagay ko na siya sa aking chiller for about 6 to 8 hours para kumapal lang din yung consistency ng ating dessert. So habang hinahalo ko to mga kakusina, please don't forget to like and follow yung ating Facebook page, Kusina ni Angel, and kung meron ka ring Instagram,
I-follow mo na rin ako doon, Kusina ni Angel. At kung gusto mong matuto pa ng iba pang mga recipe o kaya naman, gusto mo pang mag-share ng mga liluluto mo everyday, pwedeng-pwede kang sumali sa ating Facebook group. Andiyan lang yan sa ating Facebook page. So mga kakusina, since hapon ko na to ginagawa, for sure kinabukasan ko na ipapakita or makikita yung result ng ating recipe. Hello mga kakusina! Kung hindi ka pa nagsusubscribe sa aking channel, please click subscribe button, click notification bell, click all, para lagi kang notified sa bawat upload kong mga videos. Thank you! At ito na nga mga kakusina! So after 8 hours na nasa chiller itong ating recipe, ito na siya at kumapal na rin yung kanyang consistency. So hahaluin ko lang to para makita nyo yan mga kakusina, and then after nun, pwede nyo na rin itong gawin at para ma-enjoy nyo na rin siya sa inyong mga bahay. So ito na mga kakusina, tapos na ang ating chocolatey jelly salad. At yun lang mga kakusina, thanks for watching and enjoy this video! Don't forget to like, share, and subscribe!